Dalawang beses nang hindi nakapunta sa birthday ng anak ang OFW sa Taiwan na si Rick. Ilang beses na kasing napurnada ang pag-uwi niya sa Pilipinas dahil sa mga travel restrictions. 2 weeks rin lang ang kanilang vacation leave na kulang pa para sa quarantine dito sa Pilipinas. Yun yung pinaka-problema at naging epekto talaga ng COVID sa aming mga OFW dito sa Taiwan. Tiis lang din talaga, kapit lang. Pero sa pinakahuling resolusyon ng IATF, simula ngayong araw, October 14, hindi na kailangan mag-facility quarantine na mga galing sa 49 na bansang inilagay ng Pilipinas sa tinatawag na green list o yung mababa ang banta ng COVID. Kabilang dito ang Taiwan, China, New Zealand, Poland, Syria at iba pa. Ang kondisyon, dapat fully vaccinated. Ilan sa mga dokumentong maaaring ipakita para patunayan ang vaccination status ay ang VaxCert PH Digital Vaccination Certificate, ang International Certificate of Vaccination mula Bureau of Quarantine o di kaya ay World Health Organization o ang National Digital Certificate na nakuha mula sa bansang pinanggalingan. Vaccine certification, negative RT-PCR test at 14-day self-monitoring din lang ang kondisyon sa mga fully vaccinated foreigners na papasok ng bansa. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello, malaking tulong ito, hindi lang sa mga OFW na galing sa green list countries, kundi pati sa pamahalaan na lumobo na sa 14 billion pesos ang gasto sa mga umuuwing OFW. Emotional burden on the part of the OFW and financial burden on the part of the government. Kuwa-quarantine muna naman sila ng 5 days. That's 5 days. Hotel quarantine. Sagot natin, pagkain, patisina, pamasahe, lahat. Tira ang mga OFW na nanggagaling ko sa green list countries. O may personal position. Dapat yellow and green. Parehas na quarantine protocol. Ang lahat kasi ng bansang hindi kasama sa green list, itinuturing na moderate o katamtaman ang banta ng COVID o nasa yellow list, maliban na lang sa Bermuda na natatanging nasa red list o mataas na banta ng COVID. Bawal pumasok ng Pilipinas ang nasa red list, pero ang galing sa mga yellow list countries, 5 days facility quarantine. Testing sa ikalimang araw at kapag negatibo ang resulta, home quarantine ng 5 dagdag na araw. Pero sabi ni Rick, ganun pa rin ang hirap dahil pagbalik niya sa Taiwan, kailangan pa ring mag-quarantine dahil may sariling protocol din ang bansa kapag nagpunta ang isang OFW sa ibang bansa. Dito sa Taiwan, so kailangan may follow yung rules nila na 14 days quarantine pa rin. Siyempre, may mga gastusin din yan kasi hindi provided ng government yung ano. May mga facilities pero magbabayad ka pa rin per day. Hinihintay pa ang pinal na desisyon ng IATF ngayong araw. Ang listahan rin ng mga green, yellow at red countries ay epektibo lang hanggang October 15. Kaya inaasahan din na maglalabas ng updated na listahan ang IATF. Zen Hernandez, ABS-CBN News.